guys! Mag-share na naman tayo ngayong araw na to. Kaya ang aking pagbati sa inyo ng Merry Christmas in advance at good day sa lahat ng aking mga subscribers, ang aking mga silent viewers, at sa inyong lahat, sa mga nanonood ng aking channel. So, ang aking i-share sa inyo ngayon, guys, ay mag-haul tayo at pricing sa aking konting pinamili. Kasi alam nyo, guys, lagi na lang sa tuwing mamimili ng school supplies ay tumataas talaga. So, comment down below ang mga friendship dyan, mga ka-super, kung sa inyo bang mga paninda ganun din ba, mataas kung namimili kayo. Kasi kami, ganun, madalas, kunwari, namili ka mga 3 days ago, tapos pagpili mo ulit, mataas na naman ng 10 piso. So, ito ngayon ang aking ibabahagi sa inyo. Yan, katulad nito, slow guys, nung nakaraan, ang bili namin nito, hindi ko lang masyadong yano, ay ano lang, 155. Ngayon, ang Oslo bili namin, 165 na. Tapos, yung coupon band ay tumaas ulit ng 10, 185 na. Tapos, itong aming tinitinda na mga oil pastel, dati ang benta namin ito ay 65 lang. Ngayon, benta namin ay 80 na. So, talagang mataas na siya. Tapos, itong watercolor, magkano ba? Yan. Ang bagong price na naman, kasi kahapon pa dapat ito, mga ka-super, mga aking mga subscribers. Kaya lang wala akong time kasi mayroon kami ditong malakas ng music. Baka mag-copyright tayo dyan. 11 na ang aming puhunan nito. So, tumaas na naman. Dati benta nito namin ay 12 nga lang eh. Ngayon, tapos naging 15. So, tumaas na naman. Tapos, itong ganito rin, mataas na naman siya. Kaya, magtataas na rin kami. Kasi, syempre, alam niyo na, guys. Tapos, ito rin pamaypay. Ang aming benta dati nito ay 20 lang. So, binibenta namin ito ng 25 isa. Kasi marami rin mga students na naghahanap ng pamaypay. Tapos, yung clay na mga ganito ay tumaas na rin. So, binibenta namin ito ng 38. Isang ganito. Tapos, itong whiteboard na mga ganito kasi yung mga students, madalas din, sira agad daw yung mga whiteboard nila, kaya mabenta pa rin ito. So, ang benta namin ito ay 40, yung ganito kalaki. Yan. Tapos, ano pa ba? Tapos, meron din kaming tinitinda, guys, na shuttlecock. Kasi maraming mga students na naghahanap. So, ito. Baliktad pala yung bukas, guys. Magaganda rin yung ano namin. So, tumaas din ito ng 15 ba? O 20? So, binibenta namin ito ng, ayun o, 25. Yan. Mabenta rin ito sa mga students. Tapos, ito rin. Mayroon din kaming itong pencil, color pencil. Tumaas na rin ang puhunan. Dati, magkano lang din ang benta namin. Ngayon, ang puhunan ay 19 pesos na. So, lahat talaga siya tumataas. Ano pa ba? Itong Crayola, yan. So, dati ang tinda namin ito ay 12 pesos lang, ngayon 15 na kasi mataas din. So,
no choice din tayo kung hindi magtaas dahil syempre malulugi naman tayo, di ba, mga guys? At konti lang ito ang mga, hindi ko na ito ilalabas yung iba. Ito, yung popsicle stick, yun. Tumaas na siya, pero kami, hindi rin kami magtataas. Okay pa rin yung 15 kasi mayroon ka pa rin naman 4 pesos, no? Kasi 15 ang benta namin nito. So, okay pa rin yun na mayroon tayong kahit papano konting tubo. So, yun ang sinishare ko sa inyo na ganun ang aking napapansin na sa bawat pamimili ng mga items o kahit anong items, kahit hindi school supplies, nagbabago kagad yung kanilang price. So, tayo ay sumusunod lang din. Siyempre, itataas din natin yung ating mga paninda. Mahirap naman, di ba, friends, na hindi tayo kumita kasi dito rin natin kukunin lahat ng ating mga expenses sa katulad ng ilaw, di ba? At lahat-lahat na. So, kailangan din natin magtaas. Pero, kailangan yung reasonable price naman para yung ating mga suke ay hindi sila gaanong mahirapan o siyempre magtataka din sila bakit ganun. So, konti lang din ang ating increase para yung ating mga suke makayanan din, lalo na yung mga students kasi marami rin mga students lang ang bumibili. So, yun ang aking share sa inyo sa ngayon. So, until next time, at inuulit ko, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang support. Thank you for watching, guys!